Hello at welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to ay tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng photo control switch. So dito meron tayo dalawang klaseng photo control switch. Pares lang sila, pares sila 10 ampere. Magkaiba lang sila ng brand o manufacturer at design. So madali lang naman to. Saan ba to ginagamit? Kalimitan to ginagamit sa mga street light para automatic silang pagpatay sindi. Mamamatay sa umaga pag maliwanag na, sisindi sa gabi pagkagat ng dilim. So magagawa natin siyang automatic yung pagsindi ng ilaw natin. Kalimitan yan sa street light, sa mga perimeter light ginagamit din yan. Parehas lang sila ng wiring, may tatlong kulay lang siya. Tapos ito muna i-wire natin, tapos mamaya buksan natin siya. Ituturo ko rin sa inyo kung paano gamitan ng malaking load. So gagamit natin siya ng contactor para sa maramiang control. So isang sensor lang, maraming ilaw ang pwedeng kontrolin kapare sa perimeter light. Matataas ang wattage, wiring na agad natin siya. So dito meron lang akong plug. So bali gantong wiring lang ang susundan natin. So dito meron siyang tatlong kulay, red, white, tsaka black. Dito sa ilalim may nakasulat yan. So yung red para sa load, yung white para sa neutral, yung line black. So kung wala namang neutral yung supply natin, okay lang, kapare sa amin, parehas hot wire, walang neutral. Okay, so kahit alin dito sa dalawa, pwedeng ito yung plug natin. Kahit alin sa dalawa, pwedeng sa line. So ang line natin kulay black. Lagay ko lang tong black sa line. Kahit may neutral sa inyo, okay lang din magkabaligtad. Mas maganda lang talaga kung susundin natin yung line tsaka neutral. Pero dito sa Pilipinas kasi, hindi mandatory ang neutral. So, yung iba, mayroong neutral. Yung iba, wala. Tapos, yung isang line, isang, ano, kulay puti. Itong puti. Tapos, itong puti. Sama natin sa ilaw. So, ito yung neutral. Tsaka isa sa plug. Tapos yung red, tingnan natin to, yung red sa isang ilaw. Lalagyan ko lang ng tape. So okay yan, tapos na. Ganyan lang ang kanyang pag-wiring. Ito nga pala ay 220 volt ang rating nito. Tapos merong 12 volt nito. So pang 12 volt din siya na ilaw. So ito ay 220 volt din. Saksak natin. On ko lang ang power. So ayan, naka-power na siya. Pero hindi nasindi ang ilaw. So maliwanag tong ano ko. Area ko ngayon, papatayin ko ang ilaw ko. Bubuwasan ko pa. So, maliwanag pa rin para sa kanya. Buwasan ko pa. Tingin ko pa to. Yan. So, ayan. Sumindi na siya. Meron siyang niinging dilim para sumindi siya kusa. Buti hindi niya nakikita sarili niya pag tinapat natin siya doon. Yan. Namatay. Okay. So sensitive siya sa liwanag. Yan, namatay na. Okay, so ganun lang kasimple yung wiring niya. Simple-simple lang. Patayin ko ulit ilaw. Sindihan ko ilaw. So may konting delay siya. Okay, patayin ko ilaw. Okay. Yun, meron siyang konting delay kasi ang control nga pala nito ay electronic na. So yun lang. Ganoon lang siya kasimple. Okay, ngayon papalitan ko siya. Ito naman ang ikakabit ko. Papalit ko lang lahat ng wire. Okay, papatayin lang supply. Okay, yan. Naka-wire na siya. Pares na pares lang.
ng wiring, nilagyan ko rin ng tape. So, bubuksan ko na ulit. Nasaksak na yan. So, yan, sumindi na kagad siya. Bakit sumindi na kagad to? Yun. Kasi, ito yung matay niya. So, kahit hindi ko napatay yung ilaw, rinig natin dito na nalagitik yung relay niya. So, ito may relay din sa loob. Ito, meron ding relay. Ngayon, buksan natin. Tingnan natin yung mga parts niya. Patayin ko muna. Kaya kung mapapansin natin to, kung mapapansin natin, nakalagay siya dyan. Naka-face siya sa north. Yung north kung saan sumisikat ang araw. No? Okay. Bago ito may sakit. Ayan. Tanggal ng takip. So, ito lang ang pyesa niya. Sa switch na to. Sa photo control switch na to. Okay. Meron lang siyang relay, baristor, tsaka itong LDR. So, ang LDR ay light dependent resistor. Bago meron tayong metal oxide baristor, so para sa protection lang, tapos yung kanyang relay. Kung mapapansin natin yung relay, single pole, single throw lang siya. So, isang contact lang siya. Tanggal ang saksak niyan. Tapos, naka-normally close lang siya. Pag nakakita siya ng ilaw o liwanag, mabubuhay yung relay, mamatay. Bibitaw yung contact. So, energize natin muna ganito. Okay, on ko siya. Yun, matay. Papatayin yung ilaw. So, nakikita ng light dependent diode yung takpan ko. Wala. Maliwanag pa rin. Patayin yung mga ilaw ko. Nakita natin relay. Isa pa. Buhay. So, ito walang delay. Kitang-kita yung play ng relay niya. Okay. So, ngayon, naka-open siya. Kumukonsume siya ng power. 1. Ayun. Nakikita yung ilaw. Kumukonsume siya ng 1.7 watts. Kaya ganyan ang design nila. Pag once na mag-busted yung relay o magloko siya, hindi na siya mag-on. Palagi nang nakasindi yung ilaw. So yan ang isang problema ng mga ganitong klaseng switch. Okay. Etong mga bago ngayon na mas maliit saka electronics na ang circuit niya. Hindi ko sigurado kung normally close pa rin ang ginamit nilang contact ng relay. Buksan ko lang siya. So yan, meron siyang capacitor. Meron din siyang kita. Yan, meron din siyang LDR. Meron siyang relay na 10 ampere. 12 volt. Okay. May nakalerang diode. Convert niya sa AC. So dito DC na. 25 volt na. Okay. So, siguro ito ang icing nag-convert sa voltahe. Tapos, ang relay natin, ang relay na ginamit, testerin nga natin kung close siya o open. Tingnan natin. Ah, wala. Normally open ang ginamit niya. Single pole, single throw lang din, pero normally open naman ang ginamit. Same lang, balik ko na to. Tapos yung LDR niya, so dito rin pala nakatapat. Okay, kinalas ko na siya. Ngayon naman, tuturo ko naman sa inyo kung paano siya lagyan ng magnetic contactor. So ito yung maramihan load. So ito yung dinrowing ko. 6 na ilaw lang. Pero kahit gano'ng karami yan, as long as kaya ng magnetic contactor natin yung rating niya. So, hindi naman kailangan specific na ganito magnetic contactor kahit anong brand. Pare-pares lang po yan. Maglalagay ako ng link sa video description kung hindi nyo alam yung magnetic contactor. So, may video pa tayo dyan. Ganito lang po wiring. So, binago ko yung wiring. Mas maraming nagre-request ng ganito. So, mas madali intindihin. Gagawa na lang din ako ng schematic diagram. Lalagay ko sa video description. Dito kasi ang kinontrol ng photo control switch ay yung magnetic contactor.
o yung coil ng contactor. Tapos yung contactor na ang nagdala ng taas na current. Halimbawa, itong ilaw na to ay 500 watts isa. So di meron tayong 3000 watts. Halimbawa, perimeter light yan, yung matataas ang wattage. So pwedeng i-drive ng ganito kaliit yung malalaking load. Kung tutusin, kahit gaano karami talaga, as long as kaya ng contactor natin yung rating. Ito ulit ang gagamitin ko. Okay, kung makikita natin sa diagram, yung red ay nasa coil line 1 o A1. Pwede namang nasa A2 yan, yung blue naman o yung neutral o line 2 ang nasa kabila, baligtaran, wala pong problema yan. Okay, susundin ko lang muna sa ngayon yung nasa diagram para hindi tayo malito. Okay, yung black ng photo control natin nasa line 1. Tapos yung plug nasa line 1 din. Okay? Tapos kumakita natin sa diagram, nasa line 2 to. Tsaka yung puti. Pero pwede rin natin gamitin yung line 3. O kaya line 2 tsaka line 3. Basta yung tatlong main contact ang gagamitin natin. Yung tatlong main contact, alin mo dyan sa line 1, line 2, line 3. So, partner niya lang yung sa baba. Kung gagamitin natin yung line 3, dito tayo sa T3 lalabas. Wala pong problema yon. Ililipat lang din natin yung isa. Pero sa ngayon, susundin ko ulit yung diagram. Nagbigay ko ng wire. So, ayan, nakabit na siya. So, ito yung puti galing sa photo control switch. Itong isang blue na wire na to para punta sa isang coil. Tapos yung blue galing sa plug natin. Okay, sa ngayon okay na siya. Lalagay na lang natin yung load, yung ilaw. Itong ilaw na rin to ang gagamitin ko. Okay, ayan, na-wire ko na siya. So, naglagay ako ng dalawang load. So, naka-parallel lang yan. So, itong isa ay floodlight. O, pwede na rin natin masabing perimeter light, pero LED siya. 50 watts lang. Okay. So, tatabi ko lang to. Napakaliwanag kasi nito. Tapos, sasaksak ko na. O, hindi pa yan naka-on. On natin. Okay. So, may power na siya ngayon. Ito nga pala yung current niya. Patayin ko ilaw. 0.67 watts. Yung kinakain niyang kuryente. So, palagi may power yan. Patayin ko pa isa pang ilaw. At isa pang ilaw. Napakaliwanag niya. Ang problema kasi, nakikita niya yung sarili niyang liwanag. So, isa nating, isa sa tatandaan natin yan, dapat yung kinokontrol niyang ilaw, hindi niya nakikita nung LDR niya. O, eto, nandito sa side na to, sa kaso nito. Yun naman na andun. Tatakpan ko siya. So, ayan. So, ganun lang yung basic principle niya. So, ito 50 watts na ilaw. Tapos, ito 3 watts. Bali, meron akong 53 watts na load ngayon. Ito sa watt meter. 55. Kasama yung sensor, tsaka yung contactor. So, may dagdag din sa bayad sa kuryente yung contactor. So, yun lang. So, yun ang tatandaan natin. Yung load niya o yung ilaw niya, dapat hindi niya makikita. Kasi kundi, ang mangyayari sa kanya, papatay niya yung sarili niya. Tapos, ang mounting nga pala nito, pataob. Makikita natin ito, may butas sa ibabaw. Pataob yung mounting niya. So, nakaganon siya. Hindi ganito. Nakaganito siya. Pwede naman siya mabasa, pero wag lang mapenetratean siguro ng ulan. So, para safety na rin, wag natin masyadong ilagay sa expose para tumagal din ang buhay niya. Hindi siya maarawan, maulanan sa mga may bubong sa labas ng bahay na hagip pa rin ng bubong. Maganda yan. Mas maganda kung doon natin ilalagay.
So yun lang. So itong 53 watts ko, pwede namang wala ng contactor. So depende talaga sa load nyo. Sa 220 volt, pag ginamit natin ohms law, 0.2 amps lang siya. So kahit lima nito, kaya pa rin nito. Kung titingnan natin yung rating nyo na 10 ampere. Siyempre, wag rin natin pwersin. Tingnan natin yung load natin. Kung maramihan talaga, gagamit tayo ng contactor. So ang trabaho lang naman ng contactor ay pinalaki niya yung contact ng sensor natin o ng photo control switch. Yun lang, maraming maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Maglalagay ako ng link sa video description para sa mga wiring diagram na ginawa ko, pati kung saan ko to nabili. Kung nagustuhan nyo tong video na to, pakihit ang like button at subscribe kayo sa ating channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Maraming maraming salamat.